Itong numerong ito ang magtanong, di po ba? Kaya naghintay kami. Nagkasundo kami ni Father Darwin kung sakali na walang tawag ang maganap. Sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin sa palatuntunang ito, lalo na sa ating mga kapatid na OFW. Sa ngalan po ng aming Arsobispo Archbishop Martin Umuwan sa mga kaparian sa lokal na simbahan ng Osamis at sa lahat na mga nagsubaybay, mga Katoliko at hindi Katoliko, sana nasa mabuting kalagayan kayo. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tatalakayin ang ikinakalat ni Elisio Soriano na batay sa kanilang investigasyon, batay sa kanilang research, ako raw ay isang pare. Nge. Isa pa itong pare. Mga pare pala ito eh. Po ang Wendell Talibong. At ito talagang si Elisio Soriano, ilang oras kaming pinahintay. Deadma, ito po ay Darwin Anyobergiano. Deadma lang ang resulta. Batay umano sa investigation at research ni Elisio Soriano, aba, ako ay isang pare. Meron yang ano eh, pinaimbestiga ko yan eh. Ano ba, naipasa na ba kay Alvin? Kaya ito siya. Isa pa itong pare. Mga pare pala ito eh. Po ang Wendell Talibong. At sinunda naman ito ng isang iglesia ni Kristo na ang kanyang programa ay balitang katotohanan umano sa iglesia ni Kristo kay Cesar Sinita na ako rin ay pare. Ng Pebrero, malalantad ang kabulukan. Kaya ayaw ng referensya. Pakitatakbo kayo sa original Greek Bible pag may mabasa tayo, eh para kayong politiko na pag matalo at daya. Ayan mga kaibigan, yun po ay isang pare si Ginoong Wendell Talibong. Yun po ay isang pare si Ginoong Wendell Talibong. Una, pakinggan natin si Elisio Soriano. Meron yang ano eh, pinaimbestiga ko yan eh. Ano ba, naipasa na ba kay Alvin? Kaya ito siya. Isa pa itong pare. Mga pare pala ito eh. Ang Wendell Talibong. At ito talagang si Elisio Soriano, ilang oras kaming pinahintay. Deadma. Ang lalim ng kanilang investigation, ano? Ang lalim sa kanilang research. At kung maalala natin sa channel ni Cesar Sineta, sabi niya, itong si Soriano, mahilig manggaya. Ano naman talaga si Soriano eh? Maging nung una pa, dadagdagan niya, babawasan, kukopya. Kopyador talaga yan eh. Maski sa aral po. Ngayon, pagkatapos sinabi ni Elisio Soriano na ako'y isang pare, Ito siya. Isa pa itong pare. Mga pare pala ito eh. O ang Wendell Talibong. Aba, ginaya rin ni Cesar Sinita ang pahayag ni Elisio Soriano. Pakinggan po natin sila. Yun po ay isang pare si Ginoong Wendell Talibong. Okay, correction po ah. Hindi po ako pare. Lalo nang hindi ako madre, ha? Laiko po ako. Okay. Sana si kapatid na Cesar, kung mangungupya, yung kinukupyahan mo, tama, mangungupya ka, ngunit sa mali pa. At sana yung isinagawang investigasyon nila ni Elisio Soriano, dapat laliman nyo, pati na yung research nyo, sapagkat ang lumabas,
hindi katotohanan. Di ba ayon sa banal na Biblia? Exodo Kapitulo 23, Versikulo 1, huwag kayong magkakalat ng kasinungalingan. Ibalikan natin ang palatuntunan ni kapatid na Cesar Sinita. Di ba pamagat ng palatuntunan mo, Balitang Katotohanan? Welcome ko po kayong muli dito sa Balitang Katotohanan. Diba sabi mo, ang ama ng kasinungalingan ay ang Diablo. Okay, pakinggan natin siya. Ang Diablo ay sinungaling. Siya ang ama ng lahat ng mga sinungaling. Nung ikinalat mo at ibinalita mo sa iyong palatuntunan sa iyong channel na ang pamagat ay Balitang Katotohanan na ako'y isang pare, tulad sa sinabi ni Elisio Soriano. Yun po ay isang pare, si Ginoong Wendell Tabilong. Abay, isang kasinungalingan yan, sapagkat ako'y hindi pare. Iniba niya ang aking apelyido, pero hindi tayo magtaka. Bakit? Sapagkat hindi lang ako, si kapatid na Ramel Parba na naging kaharap ko, aba, binago rin ni Cesar Sinita ang apelyido. Pakinggan natin siya. Yung debate nila ni kapatid na Parma at saka si at saka niya at kapatid na Parma na Parma at saka si at saka niya. Oo, ha? Kasapi ka sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Cesar Sinita. Nagtaka ako, bakit hindi mo kilala yung debater ng Iglesia ni Cristo? Hindi po Parma ang kaniyang apelyido. Ni kapatid na Parma at saka... Ang kaniyang apelyido, Parba. Kapatid na Ramel Parba. Kapatid Ramel. Kapatid na Parma. Yung debate nila ni kapatid na Parma at saka si... at saka niya. So, kailangan kilalanin mo munang mabuti bago ka mag-ere, ha? Okay. Balikan muna natin si Isio Soriano. Sasagutin natin punto por punto itong mga isyo ni kapatid na Cesar Sineta at itong isyo ni kapatid na Elisio Soriano. Wala lang personalan, ha? Punto por punto, doktrina lang ang tatalakayin natin. Pinakita ni kapatid na Elisio Soriano at ni Daniel Rason ang aking na po sa FB nang naghintay kami ng matagal na hindi kami tinawagan. Tingnan natin sila. Kaya ito siya. Isa pa itong pare. Mga pare pala ito eh. O ang Wendell Talibong. At ito talagang si Eli Soriano, ilang oras kaming pinahintay. Dead man. Ang sabi ni Elisio Soriano, pare o mano ako? Pinaimbestiga ko yan eh. Kaya ito siya. Isa pa itong pare. Mga pare pala ito eh. Yan po ang Wendell Talibong. Okay, mali ha? Maling-mali. Palpak ang research niyo. Hindi po ako pare. Ngayon natin nalaman mga kapatid na ang daling makalimot pala sa mga miyembro ng EDD, pati na sa kanilang leader. Bakit kami naghintay? Tapos sabi mo, pinahintay. Di ba outright na kasinungalingan ito, kapatid na Daniel? May natatandaan ka ba, sislus, na meron tayong sinabi na tatawagan natin sila at intayin nila tayo? No? Meron ba ka narinig na ganon, sislus? Ay, nakalimutan mo ba ang pahayag mo, kapatid na Ele? Nakalimutan mo ba ang pahayag mo? Na sa susunod na linggo, pakinggan natin ang pahayag mo. Humanda kayo. Pupuntahan ko kayo sa susunod na linggo, 4 na Bible study, kayo itatapik ko. Sige, kung nakahanda ka, magbukas ka ng internet, pumasok ka sa chatboard, at mag-usap tayo, ha? Reverend Father daw. Sinungaling ka.
Oh. Ngayon, pinasok nga namin yung chatboard ninyo. Pero ang tanong, bakit nyo binura? O tingnan nyo mga kapatid, oh. Binura nila ang message ni Father Darwin. Pero ang sabi, ang alibay ni kapatid na Eli Soriano, paano ko kayo tatawagan? Hindi ko kayo kilala. Ito talagang si Eli Soriano, ilang oras kaming pinahintay. Deadma lang ang resulta. Bakit nagkaroon ng deadma? Na inignore ko kayo? Nagbigay ba kayo ng communique? Natatawag kayo o makikipag-usap kayo? Bakit hindi kilala? Eh, nagtatago umano kami. Yung pangalan ko, yung pangalan ni Father Darwin, at yung mga pangalan namin, aboy, totoong pangalan yon. Hindi yon. Sabi mong shadow. At saka huwag kayong magtago sa kung ano-anong mga, ano, una, ano-anong mga account. Pero ang hindi totoo, yung sinabi mo na pag makapasok si Father Darwin sa chatboard, anong sabi mo? Tatawagan mo, di ba? Sige, kung nakahanda ka, magbukas ka ng internet, pumasok ka sa chatboard at mag-usap tayo, ha? Reverend Father daw. Pero anong ginawa niyo? Eh, binura niyo. At ang palusot niyo, eh, hindi naman sinabi na sa Lunes, sapagkat Friday pa. Sinasabi naman po ninyo na Bible study ang schedule natin mula Lunes hanggang Huwebes. Ang Bible exposition natin na mayroong pwedeng magtanong ay Biyernes. E di kung gusto niya Biyernes, tumawag siya. Ba't tayo ang tatawag sa kanya? Siya ang magtatanong kung tatanong man siya. Oo, ngayon. Pagdating sa Friday ng umaga, si Father Darwin nagkausap sa pamamagitan ng cellphone sa mga manggagawa niyo. At sinuguro pa na itong numerong ito ang magtanong, di po ba? Kaya naghintay kami. Nagkasundo kami ni Father Darwin. Kung sakali na walang tawag ang maganap, tayo ang tatawag. Kaya tinawagan. Sige, pakita natin. Pakita natin. Pakita natin kasi maraming nag, sa ano dito, nag-comment na, ano lang daw yun, ating-ating kami niya. Okay. Sige, pakita. Pakita natin. Maraming salamat, kapatid. Pakita nyo live, ang number. Okay, kapatid. Pakita natin. Salamat, kapatid. Pakita natin. Pakita natin. Okay. Salamat kapatid okay, sa concern. Okay. Salamat sa concern. Pakita natin. Pakita natin mga kaibigan. Sabihin tayo na ano? Na titingnan. Ayan. Double check nyo. Okay. Ayan, double check nyo ha. Hey, double check ringo. Nyo yan. 438-8988. Double check nyo yan. Double check nyo. Tawagan natin. Dial natin. Pakita mo rin, Brother Jando. Oh, ayan. Ang dating daan live, ha? Oh. Tingnan nyo. Anong nangyari? Tingnan nyo, ha? Pakita nyo. Oh. Anong nangyari? Busy ang linya. Aba, try natin yung isa, yung globe. Oh. Baka sabihin, ano eh. Gumagawa lang tayo at nag-create lang tayo ng sa unreally nating number, Brother Jando. Eto. Tingnan nyo. Ayan. Ayan ha. 0915-189-7007. So, Dial natin. Dial natin. Pati yung saan, Brother Jando? Atik-atik daw. Oh, tingnan nyo. Atik-atik daw. Oh. Atik-atik daw. Wala nang... Oh. Parang hinahang yung... Atik-atik daw. Ayan. Oh. Ano ngayon? Oh. O, yan, tinawagan na, walang lokohan. Oo. Huwag niyong baligtarin. Tinawagan so, na. Salamat sumagot, sa Brother Jando. This is MCGI call center. Kanina. Hindi namin yung boses. Hindi namin yung boses, no? So, kita ninyo yung previous nating tawag sabi, this is MCGI. Call center. So, tumatawag na tayo, no? Sa kanilang hotline, mga kaibigan.
So, welcome to MPDI Call Center. Okay, maghintay lang. Please stay on the line while we transfer your call to the next available agent. Maghintay lang tayo. Please hold while I transfer your call. There are no available agents in the queue at this moment. Tingnan nyo mga kaibigan, there's no available agent. No? Tingnan nyo mga kaibigan, tayo nang tumawag, no? There's no, yung tawagin natin ulit, no? Para po makita ninyo mga kaibigan na there's no available agent at this moment. 8988. Double check nyo yan. Double check nyo. Tawagan natin. Dial natin. Pakita mo rin, Brother Jando. O, ayan. Ang dating daan live, ha? Tingnan nyo. Ano nangyari? Tingnan nyo, ha? Pakinggan nyo. Anong nangyari? Busy ang linya. Aba, try natin yung isa, yung globe. Kakasabihin, Gumagawa lang tayo at nag-create lang tayo ng sa unreal nating number, Brother Jando. Eto. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, ha. 0915-189-7007. So, dial natin. Dial natin. Dial natin. Atik, pati yung saan, Brother Jando? Atik-atik daw. Tingnan nyo. Atik-atik daw. Atik-atik daw. Atik-atik daw. Wala nang... Parang hinahang yung... Atik-atik daw. Ayan. Ano ngayon? Ayan, tinawagan na. Walang lukuhan. Huwag nyong baligtarin. Tinawagan so, na. Salamat sa Brother Jando. This is MCGI Call Center. Kanina. Hindi namin yung boses. Yan, aba. Hindi available ang agent umano. Okay. Tingnan niyo. Pinasok pati Viber ng dating daan. Nang pinasok ng aming kasama, aba, sumagot. Nang pinaalam na naghintay na si Father Darwin, tingnan niyo ha, ito ang message. Nang pinaalam sa kanila na naghintay na si Father Darwin, aba, wala nang reply. Paano nyo ngayon sasabihin na hindi kami kumukontak? Meron kaming mga ebidensya ipinangkita at alam ng mga tao na naghintay kami sa tawag niyo. At yung mga manggagawa niyo, binigyan ng number ni Father kung ano talaga ang numerong gagamitin o tatawagan niyo. Ngunit walang naganap na tawag, kaya kami ang tumawag, ngunit hindi kayo makontak. Tinawagan namin yung talagang number nila na nasa nasa kanilang hotline. Kita naman ninyo na... Pero no available agent. Hindi rin pwede na... Alam ko pero... Pakita bro. Sige. Yung number na yun, pero makita nila na sige. Sige, pakita natin. Pakita natin. Pakita natin kasi maraming nag... Ano dito, nag-comment na... Ano lang dahil yun, atik-atik lang ninyo. Okay. Sige, pakita natin. Maraming salamat, kapatid. Pakita nyo live, ang number. Okay, kapatid. Pakita natin. Salamat, kapatid. Pakita natin. Pakita natin. Salamat, kapatid. Sa concern. Salamat sa concern. Pakita natin. Pakita natin, mga kaibigan. Sabihin tayo na ano. Na... Ayan! Double check nyo. Ha? Double check nyo. Ayan, double check nyo, ha? Double check nyo yan. 438-8988. Double check nyo yan. Double check nyo. Tawagan natin. Dial natin. Pakita mo rin, Brother Jando. Ayan. Ang dating daan live, ha? Tingnan nyo. Ano nangyari? Tingnan nyo, ha? Pakinggan nyo. Anong nangyari? Busy ang linya. Aba. Try natin yung isa, yung globe. Kakasabihin, Gumagawa lang tayo at nag-create lang tayo ng sa unreal nating number, Brother Jando. Eto. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, ha. 0915-189-7007. So, dial natin. Dial natin. Dial natin. Pati yung saan, Brother Jando? Atik-atik daw. Tingnan nyo. Atik-atik daw. Atik-atik daw. Atik-atik daw. Wala nang... Parang hinahang yung... Atik-atik daw. Ayan. Ano ngayon?
Oh, yan, tinawagan na. Walang lokohan. Di po ba, sabi mo, mga Cebuano, gumising kayo. Oh, yan ang sabi mo. Pakinggan natin. Ha? Ang kapal. Harap-harapan, niluloko niyong tao, lalo na mga Bisaya. Mga Bisaya, gising kayo. Gising kayo. Tandaan nyo, babalikan kita. Ngayon ako naman, mga idede, gumising kayo. Gumising kayo. Sapagkat nakita ninyo ang resulta. At nagtanong pa si kapatid na Eli kay Sister Luz kung meron ba siyang natatandaan. Eh, wala din. Pakinggan natin. May natatandaan ka ba, Sis Luz, na meron tayong sinabi na tatawagan natin sila at intayin nila tayo, no? Meron ba ka narinig na gano'n, Sis Luz? Wala pong gano'n, Bradeli. Wala po. Wala kayong sinabi na o tatawagan namin kayo, ha? Maganda kayo. Ibalik ko ang pahayag ni kapatid na Elisio Soriano. Balik ko. Upang matandaan niyo. Ito. Eh, humanda kayo. Pupuntahan ko kayo sa susunod na linggo, apat na Bible study, kayo itatapi ko. Sige, kung nakahanda ka, magbukas ka ng internet, pumasok ka sa chatboard at mag-usap tayo, ha? Reverend Father daw, tinungaling ka. Ngayon, ang tanong ko lang sa inyo, nakita natin, deleted ang message ni Father Darwin nang pumasok sa chatboard ninyo. Bakit sinabi mo, kapatid na Elisio Soriano, na pag pumasok si Father... Sige, kung nakahanda ka, magbukas ka ng internet, pumasok ka sa chatboard at mag-usap tayo, ha? Reverend Father daw. Mag-uusap kayo. Bakit ang resulta deleted? At sabi pa niya, kahit ang Santo Papa o mano, handa siyang makipag-uusap. Bakit ayaw niyong tumawag? Bakit ayaw niyong mag-reply? Ah, tingnan natin ang mga ebidensya. Di po ba? Oh. Kaya, nabago na ngayon ang EDD. Ang daming dahilan. Okay. Balikan natin to sa sunod natin na issue dito sa YouTube channel, mga kapatid. Balikan muna natin si Cesar Sinita na isang Iglesia ni Cristo na sa kaniyang channel na Balitang Katotohanan, ako umano'y pare. Eh, yun po ay isang pare, si Ginoong Wendell Tabilong. Ano? Aba, saan ka ba nangalap ng balitang kasinungalingan, kapatid? Nagkamali ka, hindi po ako pare. Lalo nang hindi ako madre, ha? Pero, iisa-isahin natin yung tinutukoy mo. Una, yung ginamit mong aklat na nandito sa aking kamay, ang Religion, Doctrine, and Practice. Ito ang binasa mo, no? Ito ang binasa mo. Sa pahina 442, totoo nga, ito ang nakasulat. Sa pahina 442. Religion, Doctrine, and Practice. Si paring Francis B. Casile. Ito po ay katulad mong pare. Pero palagay ko mas autoridad ito kasi sa iyo. Ito po ang nakasulat sa kanyang aklat sa pahina 442 hanggang 443. English Tagalog po, ha? English muna. Sapagkat nakasulat po dito sa aklat na ito, English. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest times has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Pero nagtaka ako sa
iyong balitang katotohanan, bakit hindi mo ipinakita ang aklat? Ay, nagduda ako na ang iyong pinagbatayan, hindi talaga ang aklat ni Father Francis Casile. Ang pinagbatayan mo ay quotation lamang. Ipakita mo muna ang naturang aklat. Nadala mo ang aklat na Religion, Doctrine, and Practice. Bakit? Eh, di ba sabi mo, yung mga sinungaling, sino ang ama? Pakinggan natin. Yung mga nadaya ni Satanas. Ang nadaya ni Satanas, buong mundo eh. Bago mo binasa ang pahina 442 sa naturang pahina, di ba? Ang naunang nakasulat, malinaw. The lessons on the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven, and that He has commanded all men to be members of it, our way is clear. Yun ang nakasulat. Bago pa yung binasa mo, did Jesus Christ establish a church? May iniwasan ka? Okay, ipaalala ko sa iyo ang sinabi ni kapatid na Ramel Parba. Parba ha, hindi... Kapatid na Parma. At hindi, Parma. Alanin mo mabuti yung ministro niyo ha. Kaya nga, nagtaka ako. Tupa ka ba o kambing? Bakit hindi mo kilala si kapatid na Ramel Parma? Bakit ang kaniyang apledo ginawa mong Parma? Yung debate nila ni kapatid na Parma at saka si at saka niya. So malinaw ang nakasulat na itong tinatawag na Christian Church or Church of Christ, ito ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero sige lang, iisa-isahin natin ito sa pantalakay. Sa susunod, ang sabi mo, mariin mong tinututulan na ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Kristo. Maliwanag po yan, Mr. Tabilong, o paring Wendell Tabilong. Lumalabas na sinungaling po kayo. Hindi po totoo yung mga pahayag ninyo na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay yun ang Iglesia ni Kristo. Aba, nakalimutan mo yata ang pahayag mo. Mas mabuti, pakinggan natin ang pahayag mo kung paano ang simbahang Katoliko na itatag ito. Yung pagkakatatag po ng Iglesia Katolika ay hindi po pagkakatatag ng pasimula ng organisasyon. Kundi yan po'y, sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yung pagkakatatag po ng Iglesia Katolika ay hindi po pagkakatatag ng pasimula ng organisasyon. Kundi yan po'y, sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Oh, batay sa pahayag mo, edi, mismo pahayag mo ang tinututulan mo. Iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katolika. Hindi totoo yan. Isang kasinungalingan yan. Yung pagkakatatag po ng Iglesia Katolika ay hindi po pagkakatatag ng pasimula ng organisasyon. Kundi yan po'y, sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, gusto ko lang iklaro mga kapatid, ako po'y hindi pare ha, taliwa sa sinabi ni Elisio Soriano na ako'y pare, pakinggan natin siya. Isa pa itong pare. Mga pare pala ito eh. Yan po ang Wendell Talibong. Pinaimbestiga ko yan eh. Ano ba? Naipasa na ba kay Alvin? Kaya eto siya. Isa pa itong pare. Mga pare pala ito eh. At taliwas din sa pahayag ni kapatid na Cesar Sineta na ako isang pare. Matalo! Ayan mga kaibigan. Yun po ay isang pare si Ginoong Wendell Tabilong. Pare, hindi po. Kaya
bago kayo mag-ere sa programa niyo, sisiguruhin niyo muna na sigurado o sure kayo sa ibinalita niyo. Sapagkat kung sa palatuntunan ni kapatid na si Sarsinita, balitang katotohanan. E kung hindi totoo ang sinasabi, yun, malaki ng balitang kasinungalingan. Sana hindi lang magdaramdam ang ating kapatid, ha? Ang advice ko lang sa iyo, kilalanin mong mabuti yung ministro mo. Hindi yun parma, kapatid na Sineta, parba yun. At kay Elisio Soriano, hindi po ako pare, no? Iwan ko kung saan kayo nakakuha ng ganyang research. So sinagot lang namin punto por punto. Ang sabi kasi ni kapatid Elisio Soriano, ito para yung mga pare na nagkakalat ng lagim sa internet. Bakit? Sa tagal ng panahon na mariin mong tinuligsa ang pananampalataya ng Iglesia Katolika at ngayon, aming sinagot, punto por punto, para sa iyo, totoong lagim ito. Sapagkat, yung challenge namin, ipakita mo ang aklat ng pamagat, ang aking Birheng Mariyang tagapamamagitan, bakit umaabot kayo? Wala kayong naipakita pa. Hanggang ngayon, yun ang hinintay namin. Videohan niyo, sapagkat dito sa kamay namin, hanggang pahina 18 lang. O, sige, entayin namin yan. No? Sa mga kapatid natin sa Iglesia sa Diyos, Haligi at Suhay ng Katotohanan o sa Ang Dating Daan, at sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, sana hindi lang magdaramdam, sinagot lang natin, itinuwid lang natin ang kumakalat na kasinungalingan. Sapagkat, meron tayong kasabihan, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ito'y magiging parang totoo sa mga taong kulang ang kaalaman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain sana kayo ng may kapal.